Hello guys, welcome to my vlog. Ang gagawin ko kasi itong tomtoms na to, parang gusto ko nandito siya, bababaan ko siya. Gagawin ko nakaganyan. Ito, makikita niyo ang ganyan. So ang gagawin ko dyan, merong gagawin ko siya ng tomtom stand. Parang sa snare stand ng style. Kasi may nakita ako na mga kalakal dito sa bahay eh. Papakita ko sa inyo. Gagawa ako ng project ko na parang snare stand. Pero sa tom ko ilalagay. Sa tom. Ito. May kita niya. Ito. Mga ano kasi te. Mga hindi na ginagamit na bakal doon sa amin sa likod. Ito kasi mic stand na sira. Parang gagawin ko siyang stand para sa tomtom ko. Tapos ito yung sa snare stand ko dati na luma. Hindi ko na ginagamit na. Kasi medyo na rin. At saka siraan eh. So gagawin ko, magko-customize tayo ng tom-tom stand para bumaba. Mas madali kasi siyang paluan pag itong tom-tom na to, pag nasa baba, parang mas madali siya makakombo eh. Pag nandito siya, parang mas mabilis siyang mapapaluan kasi mababa. Tas parang maganda na rin sa forma. So, ang gagawin ko, itong mga na to. Yan. Ito, mic stand. Saka yung dating nasira na na snare stand. Gagawin natin ngayon yan. Iko, yung mic stand at saka yung snare stand. Ito, mic stand at saka snare stand. Gagawin natin, pagsasamahin natin na gagawin natin tom stand. Samahan nyo ako sa labas. Gagawin natin. Papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin ko para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko at saka gusto kong mangyari para sa drums ko. Samahan nyo ako sa labas. Tara. So, ito guys. Nasa labas na tayo. Bali, ito yung sinasabi ko sa inyo na mic stand. Ito. Ganito kasi yan. Papaliwanag ko sa inyo. Yan. Ang ganyan. Bali, ito kasi, bala ko, ito gagawin ko, gaganyan ko yan dito, tapos, ito, ilalagay ko yan, ganyan. Ito kasi, hindi ito kakasya dito eh. So, ito, itong itim na to, papasok ko dito, sa loob na ito. Kaso ang problema, may kalog. So, ang gagawin ko, papalaman ko to sa loob. Kasi sakto siya dito eh, saka dito eh. Medyo masikip lang to. Iga-grinder ko to mamaya. Ang gagawin ko dito, putulin natin kahit mga 3 inches, ganun. O 2.5. Ito, gagamitan natin na ito. Ng tube cutter. Kasi ilalagay ko to dito. Papalamang ko. Bali, ito rin. Puputulin ko to mamaya. Mga ganyan. Para wala siyang kalog pag nilagay siya dito. Bali, magiging ganyan siya pag natapos. Yan, ganyan. Kikita niya, yan. Customize gagawin natin. Yan, ganyan. Yan. So, nakaputol ko na. Gagawin natin. Ito. Papasok ko kasi siya sa loob na ito. So, babawasan ko siya ng ganito rin. Yan. Ganyan. Pikita niya. Body, tatadyahin ko na lang. Ito. Nagyan ko ng mark.
kung saan po patuloy. May tandaan na siya. Kamaingay, video ako. Saway ka. Esensya na kayo, may bata kasi makulit eh. Ito, gagawin ko ganyan. Diba may tandaan na siya? Pwede puputulin ko siya kung saan ko siya nilagyan ng mark. Para sakto lang siya dito, nakaganan siya. Ayan. Medyo matigas to kasi ano to eh. Ano to, bakal. So ito guys, naiiwa ako na, mapuputol na siya. Mabilis na siya mapuputol. Diba? Magic! So, bali ilalagay ko na siya dito. Diba? Ayan. Nakikita nyo, diba? Ganyan. Tapos ito. Bali ilalagay ko to dito. Sa loob na ito. Papasok ko siya dyan. Ang mangyayari, hindi siya magkakasya. Diba? Hindi magkasya. Kasi pag nirekta ko to, pag nirekta ko to, may kalog eh. Ang pangit, diba? May kalog. Hindi siya fit. Kaya ipapalaman ko to. So ang gagawin ko, gagrinderin natin to. Para ito pumasok dito. Grinderin natin siya para mapagkasya natin. Gamit tayo na ito. Nakabunot yata sa loob. Nakabunot sa loob. Wait lang. Papasok muna ako. Kanina kasi nakabunot yan dito gumagana. Bali ito, pabawasan natin to. Gagrinderin ko siya para ito maipasok natin siya sa loob. Para hindi siya kakalog dito. Kasi pag ito, tingnan nyo. Kalog nga eh. Ayan o, pangit din. Pangit siya, ayan o, kasi may kalog. Ito, fit kasi siya. Gagawin ko siyang palaman sa loob. Nag-grinderin ko lang. Ayan guys, nag-grinder ko na. Ito, papasok ko na yan dyan. Kinat ko yung video kasi masyadong matagal i-grinder ito eh. Tapos, ito, papasok ko na ito dito. Para wala siyang kalam. Yan o. Sakto, diba? Para ilalagay ko ito. Bali ang gagawin ko, ito, bubutasan natin ito. Bubutasan natin to para lalagyan ko na itong lock sa loob dito. Para hindi siya iikot ng ganyan. Kasi ito ay balak ko itong ilalagay ko. Ayan. Ayan, magiging ganyan siya. Ayan. Para dun sa stand ng tomtom mo. Magamit tayo ng barena. Ito. Para dito. Bubutasan natin ito. Guys, butas na. So ito, papasok natin ito dito para may lock siya. Yan. Gagamitan natin siya ng riveter para maglalock siya sa loob. Nabutasan na natin ito, diba? Pati pala ito, bubutasan ko na din. Ito. Para mailock na din siya. May butas na dito, may guide na. Bali, ito na lang inalagyan natin ng butas. Yeah.
Ayun guys, naputasan ko na. Mali sakto siya dito. Ito. Kikita niya ito. Ito, sakto yan dito. Yan. Para nakalak na siya. Hindi siya gagalaw-galaw pag inano. Papakita ko sa inyo kung paano to ilalak. Kasi gagamitan natin ng compressor eh. Para matanggal patas. Magpipit siya dito. Cut ko muna yung video. So ayun guys, ito naman yung gagamitin natin. Yun na, okay na. Kapit na natin. Ito. Nalagay natin yan dito. Pilitan nyo. Diba may hiling ito? Butas. Ito. Nalagay natin sa ato. Pag natin yan. Ito. Nakadikit na siya agad. Mapapansin nyo. Nakadikit na. Ito yung isa. I-ano natin. I-fix na natin siya. Ayan guys, nakikita niya nakakapit. Ganyan lang kadali yan. So ayun guys, yung dahil sa mic stand na sira, ito yung stand niya, yung pinakapa. Saka yung snare stand na sira ko, pinag-combine ko sila. Ito. Nangyari, meron na akong sariling tom stand. Gumawa ko ng sariling tom stand. So guys, ito na yung ginawa kong tom stand. Papakita ko sa inyo kung paano ko lalagay at saka kung bakit ko to ginawa. Ito, tatanggalin ko muna itong snare para hindi sagabat. Diba ito, tom, nakasabit tom. Bali, kakalasin ko siya. Diyan ko na ilalagay para lumapit sa akin. Ito nga guys, pwede rin itong yan eh. Ito. Ito guys, oh. Pwede nga rin ito ilagay dito eh. Kasi tatanggalin mo lang, pare sila na sukat. Kung gusto mo ito, kabit dyan, pwede rin. Pero mas gusto ko kasi ito. Para mas malapit sa akin. Yan, lalagay natin na ganyan. Bali yung tom-tom ko, nandito na. Mas malapit na siya. Dito ko na siya ilalagay. Diba? Mas malapit na siya. Mas madali siya mapapaluan. Kasi nakalapit na sa iyo. Guys. Yan. Diba? Mas malapit na siya. Mas madali na siyang mapapaluan ngayon. Makaka-combo ka na kasi malapit na eh. Kaysa nandito, mas malayo yung gagalawan ng kamay mo. Gaganong ka pa. Ito, nandito na agad. Nasa harapan mo, gaganyan ka na lang. Mas madali siya mapapaluan kaysa yung nandito. Kaya ako siya ginawa guys. So guys, naiintindihan nyo na kung bakit ginawa ko yan. Para mas malapit. Para mas madali ko siyang mapapaluan. Mas mabilis ako makakakombo. Nga pala, yung papel kaganina, di ba yung unang video? Ito. Mga shoutout eh, kaya nakalapag dito kanina. Shoutout ko to si Genesis Espera. Tapos si Janie Groups. Si Benya Kill. Kwake Remix. I-ano nyo yan sa YouTube, i-subscribe nyo yan, DJ yan. Kung gusto nyo ng mga tutorial, meron yan. Si Kuya Tong PH, Jonathan Castillo TV, Lyrics 2.0, si Blue Arjona ng Drum Teacher Manila, shoutout sa'yo. Kay Tano Official 25, kay Palaboy TV, Jade TV, Dakolokoy TV, Popoy TV, Ronald TV, ayan, lahat, puro may TV. Delikado yan. 6 months nagamutan yan. So, ayun guys, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo sa mga ginawa ko. Customize sa mga lumang gamit. Kung may mga lumang gamit kayo, pag-isipan nyo kung pwede pang gamitin para hindi kayo bili ng bili. Sayang din kasi yung pera. Pilipino tayo, kaya yung mga Pilipino, mapaparaan yan. Mararami silang alam na paraan na gamit. Na pwede pang magamit yung mga lumang gamit. So guys, yun lang. Maraming salamat. Subscribe lang pala kayo sa channel ko, sa Bakbak. Maraming salamat sa inyo guys.
Diyos.